Aminado ang nagbitiw na si Customs Commissioner Rufy Biaso na matagal nang problema sa ahensya ang hindi nakokolektang bonds at utang. Dinatnan na lang daw niya ito pag upo sa pwesto. Sa inilabas na audit report ng COA kamakailan, lumalabas na bukod sa problema sa koleksyon, may mga nawawala ring milyong-milyong pisong halaga ng alahas, relo at iba't ibang currencies ang customs. Balitang hati ni Joseph Morong. Lampas 5 bilyong piso ang umani hindi makolek-kolekta ng Bureau of Customs. Ito ang isa sa mga laman ng audit findings ng Commission on Audit sa Customs para sa taong 2012 na kapopost lamang sa website. Hanggang noong December 2012, tinatayang 4.6 billion pesos na due and demandable bond ang hindi pa nakokolekta ng customs sa tatlong ports sa bansa. Pinakamalaki sa Port of Manila na aabot sa 3.5 billion pesos. Ang bond ay binabayaran ng mga importer sa mga surety company para sa mga produktong ipinapasok at pansamantalang ilalagak sa Pilipinas. Bukod pa mga ito sa unpaid accounts o utang pa ng mga importers at consignees na aabot sa halos kalahating bilyong piso. Ang problema, batay sa investigasyon ng COA, karamihan sa mga surety company na dapat ay magbayad ng bond, nagsara na. Ang ilan sa mga ito noong 1981 pa nagsara. Kaya malabo na raw na makolekta pa mga ito, sabi ni COA Commissioner Grace Pulido Tan. Singilin nyo. Pero up to this day, wala pa akong report na sinisingil nga. Gayunman, inalerto na raw ng COA ang Finance Department tungkol dito. I brought it to the attention of the Secretary of Finance kasi sakop niya ang customs. Lumabas din sa audit ng COA na may mga nawawalang alahas, relo at iba't ibang currencies na aabot sa 17 million pesos. Ang ilang mga alahas napalitan daw ng peke. Sabi ng nagbitiw na Customs Commissioner na si Rufy Biason, sinisimulan na nila ang pangongolekta ng mahabol pa na koleksyon. Bagaman aminado siya na matagal na nga itong problema ng customs at dinatnan na lamang niya ito nang umupo siya sa pwesto. At ngayon nga, dahil sa kanyang pagbibitiw, ay maiiwang problema pa rin sa customs. Ito ay pangyayari bago pa nung panahon ko, no? And unresolved at this time, no? So continuing din yan na iintindihin ng Bureau. Unfortunately, no, ako, much as gusto ko sanang na-resolve din yan nung panahon ko, baka yung susunod ko na commissioner ang magpapatuloy ng pag-asikaso dyan. Samantala, ipinagtanggol ni Pulido Tan ang 12 auditors ng COA na kamakailan ay sinampahan ng reklamo ng Department of Justice kaugnay ng pork barrel scam. Ang mga ito ay galing sa Technology and Resource Center o TRC at National Agribusiness Corporation o NABCOR. Sabi ni Pulido Tan, bakit sasabit ang mga auditor niya, gayong sila nga itong nagbabala na sa mga audit reports ng TRC at NABCOR noon pa na may anumalang nagaganap sa pondo ng mga mambabatas. If meron namang basehan yung sinasabi nila, I will not hesitate to call the attention of the DOJ. Joseph Morong, GMA News.